Jaffers, this is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating coverage sa 2021 US Chess Championships kung saan kasali po si Super Grandmaster Wesley So. So yung titignan natin ngayon ay yung laban niya against Super Grandmaster Bruzon Batista Lazaro, at ito po ay nangyari sa round number 5. So ngayon, pupunta tayo sa ating laro. White po si Batista, black si Wesley. Tingnan natin kung anong nangyari. So ito, nag-start with e4, and then pagka e5, knight f3, and knight f6. Ayan, so ito medyo kakaiba sa opening repertoire ni Wesley. Hindi siya nag-Ruy Lopez, hindi siya nag-Berlin. Petrov defense ang gamit niya dito. So pagkakain, d6. So ito po yung linya. Take note, hindi po kakain kagad kasi merong opening trap with queen e2. And then pagka umatras yan, discover the attack, huli ang queen. Ayan. So ibalik po natin. Kaya dito d6 muna. And then pagka knight d3, knight takes e4, queen e2, and queen e7. So ito pong linyang ito, talagang naging uso way back in 2018 kasi ito yung laban ni World Champion Magnus Carlsen kay Super Grandmaster Fabiano Caruana sa kanilang World Championship match. So ito po, sinusundan nila, nag knight f4, knight c6, and then dito, nag c3. Ayan, dun po sa World Championship match ni Magnus versus Caruana, ang nangyari is nag knight d5, inatake ang queen, at sa una kong tingin, parang mawa-one piece down na yung black, no? So atake yung queen, atake yung pawn, at kapag dinipensahan yung knight, syempre mafo-4. Kapag umatras ang queen, bitin ang knight. Pero ang linya po is magna knight d4, sabayan ng atake, and then pagkakain, kain, knight d5, threatening once again yung fork, knight d4, makikipag-sabayan sa fork. At ito po yung naging laban nila, Carlsen Caruana. So knight a3, and then knight e6. So dito medyo tumagilid pa si Carlsen, muntik pa manalo si Caruana, no? Pero hindi na po natin i-analyze yan. Ibalik natin sa ating game ngayon. Ang ginawa dito is nag c3. Ayan, medyo play safe lang muna. So nag knight f6, d4, and then pagka g5, dito nagkapalitan na ng queen. So kain, kain, balik mo natin, knight takes e7 palang ginawa. Ayan. So kung ibabalik natin, ito po nangyari na rin sa laban ng dalawang Super Grandmasters, Hare Krishna versus GM Bai Jinshi noong 2019. So nangyari po doon, kumain ng bishop, no? Tapos nag knight e2 at eventually natabla. So dito, knight takes e7. Ayan. So ito po, novelty na bagong laro na po, wala na sa aking database. So nag knight e2 pa rin. Sa pull ang pawn sa g5, so h6, knight g3, and then knight f5. So anong nangyayari ngayon, kaya po ang Petrov, sikat na sikat rin na para siyang Berlin na palaging opening na panabla kasi merong isang open file at nagkakapalitan na po ng pyesa. So nawala na po yung queen, ngayon magkakapalitan na rin ng knight. So nagkatotokan na, bishop d3, kumain, kumain. And take note, may threat dito, bishop takes g5 kasi nakapin yung rook. So bishop g7 lang muna. So nag knight a3, normal development lang. Bishop e6, and then pagka knight c4, knight d5, and then once again, nagkatotokan knight e3. Ganyan mo talaga kapag yung isang lower rated player kalaban, mas mataas ang rating. So although dito, pare siya ng Super GM, syempre medyo malayo po yung agwat. Yung white ngayon, medyo play safe. At ang ginagawa niya, palit-palit ng pyesa technique. So pagka c5, dito take note, ito po yung napaka-precise with bishop e4. Ayan. So makikita natin, yung tirang bishop e4, talagang inisipan ni Batista dito ng 12 minutes. Kasi halimbawa, pagka kumain ka dito, kain, 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 medyo bumubukas yung posisyon. Tapos ang hirap pong mag-liquidate, at alam natin pagka medyo maraming pyesa, baka magapang ka ng isang higher rated Super Grandmasters.
Kasi kung ibabalik po natin, ang ginawa, bishop e4, nag-pair sa kagad, mag-knight takes e3. So take note, hindi po pwede nga mag-knight f6, mabibitin yung pawn sa b7, so kakainin, mawa-1 pawn down. Hindi rin pwede nga mag-c takes d4, kasi mabibitin naman yung knight. So persado ito, knight e3, bishop e3, and then pagka d5, bishop c2, capture ng bishop, palitan na naman, tutok tulfo na naman, and then pagkain, rook c8, bishop d3, king e7, king d2, rook c6, and then pagka b3, a5, rook ac1. So nagkatotokan na ng pyesa, nagkapalitan, ang ending po dito, nagtabla na rin kaagad sila, nagkaulit-ulit na ng moves. Ayan, so pagka rook h1, rook h8, and then rook c1, tabla na po in 30 moves. So yan po yung nangyari sa round number 5, yung laban ni Wesley versus kay Batista. So ipapakita ko po ang current standings. So ang standings po, merong leading 3.5, dalawa sila, si Ray Robson at saka si Alexander Lenderman. Tapos si Wesley nakabang lang with 3 points. So makikita natin yung scoring ni Wesley, 4 na tabla and isang panalo. At ganyan po talaga yung meron talagang mga technique na ganito eh. Para itong technique ni Kramnik, kapag itim lang, itatabla lang ng itatabla, tapos mambibira sa puti. Pero pwede rin naman yung parang technique ni Magnus Carlsen, kahit mapaitim, mapaputi, umaatake, gusto manalo. No? So yan po, kanya-kanyang game style yan. Pero masakit dito, kapag tabla ka ng tabla sa ganitong mga super GMs ng rating 2600, kumagagat po yan ng kumagagat sa rating points mo. No? So halimbawa dito, ang rating ni Wesley 2778, kalaban niya is 2645 lang. Around ano po yan eh, around 2 points ang bawas, kasi pagka 75 points ang difference, 1 point ang bawas. Kapag 150, 2 points. Dito around ano eh, medyo 140, so mga 1.8, 1.7, 1.9 ang bawas sa rating ni Wesley. So ilagay nyo po sa ating comment section anong opinion nyo dyan sa mga tabla-tabla na ganyan. Pero makikita natin yung standing si Wesley within striking distance. So isang panalo lang niya, biglang leading po yan. So maganda rin yung ganyang technique. Hindi ko lang alam kung ano mas maganda, yung style ni Magnus Carlsen o yung style ni Kramnik and ni Wesley. So hopefully na-enjoy nyo po ang aking analysis at ang aking mga insights. At ako, na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, see you again next video. Bye.